So, kailangan ho nating lagyan uli ng adjective. Anong klaseng exemption yan? So, para ho, hindi nalilito yung babasa later on. Mga ka-taxpayer kong minamahal, pag-aralan po natin ang correct entry para ho sa mga non-VAT transactions. Ibig sabihin, yung pong mga naghahanap buhay at nakarehistro ho sa BIR bilang mga non-VAT registered taxpayer ay kailangan pong magkaroon ho ng accounting entry or tax accounting entry sa kanilang mga books of accounts. Ito rin hong pag-uusapan natin ay pwede rin hong gamitin ng mga VAT registered taxpayer para sa kanilang mga transaction pertaining to exempt sale o yung mga sale na hindi subject ko sa value added tax. Katulad doon ng pagbebenta ng mga marine, agricultural products. Halimbawa, gulay. Halimbawa, mais, bigas, karne ng baboy, karne ng manok, karne ng baka, o anumang karne for human consumption, yan po ay mga VAT-exempt transaction. Yun naman hong mga non-VAT registered, ang ibig kong sabihin ho, nagbebenta sila at yung binebenta nila ay hindi ho subject sa VAT. Kahit nagbebenta ho sila ng plastic, ng pentel pen, ng ball pen, yan po ay mga non-VAT transaction kapag ang isang taxpayer ay registered ho na non-VAT dahil hindi ho umabot sa VAT threshold yung kanilang amount of sale. So, ito po ay sale or daily sale transaction. Ito po ay entrada na gagawin ho ninyo 365 days sa business operation ho ninyo. Yan ho yung ating pag-uusapan. Napakasimple lang ho. At dun po sa mga hindi pa ho nakakapanood ng aking video na related ho sa tax accounting, nandoon pa rin ho tayo sa number 2, paggawa ng entry. Ayan. Okay? Number 2 sa paggawa ng entry, ito po ang topic natin, very specific, how to record a non-VAT sale. Kung kayo po ay linear thinker, ito po yung inyong entrada. Cash, ang debit ho ninyo, at ang credit ho ninyo ay exempt sale receipt. Ngayon, maraming nagtatanong, saan galing yung exempt sale receipt na accounting title? Dito po, sa VAT return, exempt sale receipt. Value added tax return po. Ayan. Sir, bakit ginamit nyo yung terminology? Kasi ang turo sa amin ng aming mga accountants, ng aming mga CPA, ay ang entrada daw ay debit. Yan. Ito ho yung turo eh. Debit, cash, credit, sales. Ang problem ho dito sa sale, yan lang naman yung pinagkaiba eh. Credit sales. Sa atin, credit exempt sales receipt, meron ho tayong adjective na dinagdag, yung word na exempt. Ito po ay nagpapalinaw doon sa ating transaction na yung sale natin ay hindi ho subject sa value added tax. Para ho yung babasa ng entry, hindi ho maliligaw, hindi ho magtatanong, hindi ho magkakaroon ng irritation between sa taxpayer na kailangan pang i-explain kung anong ibig sabihin ng sale sa BIR official, lagyan nyo na lang ho ng exempt. Yun. Kasi yun ho yung idinidikta nung kanilang interpretation eh. Ito po. Okay? So, gamitin po nyo yan. Linear
thinking. Ibig sabihin, pang-common tao. Kung kayo naman po ay mga nagpa-practice bilang bookkeeper, accountant, or isa pong CPA, ang expert accounting title na dapat po ninyong gamitin ay cash, at ang credit po ninyo ay VAT exempt. Yun lang naman po pagkakaiba. VAT exempt, nandoon pa rin yung, po yung word na exempt. At idinagdag lang po natin yung salitang VAT. Because malalaman po ninyo sa pag-aaral natin ng malaliman, yung exempt po, maraming klase ng layering ang exempt. May exempt din ho sa withholding tax at may exempt din ho sa income tax. So, kailangan ho nating lagyan uli ng adjective. Anong klaseng exemption yan? So, para ho hindi nalilito yung babasa later on, lagyan nyo lang ho ng word na VAT exempt. At ito hong entrada na to na debit cash credit VAT exempt, 365 days nyo hong gagamitin yan kung non-VAT transaction nga ho kayo. Okay? So, hindi nyo na ho kailangan ng computer program, hindi nyo na ho kailangan ng accountant, CPA, bookkeeper. Sa paggawa ng entering yan, idadagdag nyo na lang ho yung amount na kinita nyo o nakolekta ho ninyo sa loob ho ng isang araw. Ayan. So, mga taxpayer kong mahal, sana tong video ito ay natulungan kayo para makagawa ho kayo ng sarili nyo hong entrada sa inyong libro. So, pag-uusapan ho natin sa susunod yung isa pang entry na kapag na kayo na may po'y nagbenta na ang pinentahan ho ninyo ay wala sa bansang ito kung hindi yung customer nyo ay nasa ibang bansa. So, hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.